Dahil sa aksidente ay isang inosenteng ama ang napilitang bunuin sa kulungan ang parusa sa bagay na hindi niya kasalanan. Ang pag-akalang maikling panahon lamang ang ilalagi niya sa kulungan ay napalitan ng habang buhay na parusa dahil sa hindi magandang takbo ng mundo ng mga preso. Tuluyan na siyang nilamo ng sistema at dumating sa puntong tanging ang pag-akyat sa tuktok ng mundo ng mga gangster ang kanyang magagawa. Tunghayan natin ang kwentong ito sa isang crime and thriller film na pinamagatang Shot Caller. Gumawa ng sulat si Jacob para sa kanyang anak upang humingi ng tawad at umaasang huwag tularan ang daan na kanyang tinahak. Inilahad niya kung gaano niya kamahal ang kanyang anak subalit ito na ang huling pagkakataon na siya ay makakapagpadala ng mensahe. Ibinilin niyang alagaan nitong mabuti ang kanyang ina at kalimutan na lamang siya bilang ama. Tinupi ni Jacob ang sulat habang maririnig ang alarm ng bilangguan. Nagmadaling tinungo ng mga guwardya ang isang selda at nakita ang isang bilanggo na nakabigti. Pinusasan ni Robert si Jacob at inilabas sa seldang iyon. Maraming taon bago mangyari ito ay makikitang masayang naglalaro ng basketball si Jacob kasama ang kanyang mga katrabaho. Matapos ito ay binanggit niya kay Tom ang tungkol sa isang business plan at napagkasundo ang pag-uusapan nila ito kinagabihan. Umuwi ng bahay si Jacob at nakitang kumakain ang kanyang anak na si Josh. Umakyat siya ng kwarto at binati ang kanyang asawang si Kate na masayang ikinuwento ang kanilang mga ginagawa sa design school. Pareho silang naghanda upang samahan sa isang hapunan si Tom at asawa nito. Masayang nagkwentuhan ang magkakaibigan at napadami ang kanilang nainom na alak. Si Jacob ang nagmaneho pauwi habang pinagpaplanuhan kung ano ang sunod nilang gagawin. Nawala sa focus si Jacob kung saan ay nasangkot sila sa isang aksidente na dahilan upang bawian ng buhay si Tom. Dahil dito ay nakulong si Jacob at ayon sa kanyang abogado ay makukulong siya ng 7 taon kapag nilabanan nila ang kaso. Subalit kung aakuin niya ang pagkakamali ay may tsansang makukulong lamang siya ng 16 na buwan. Sa pagdalaw ng kanyang asawa ay sinubukan niyang ipaliwanag ang sinabi ng abogado. Nais ng kanyang asawa na magpiyansa na lamang at ilaban ang kaso subalit nangangamba si Jacob na maging mas matagal ang kanyang magiging hatol. Isinakay si Jacob sa boss patungo sa kulungan kung saan ay makakasama niya ang mga delikadong tao na katulad niya ay nahatulan rin dahil sa pagpatay. Sinamahan sila sa kanilang selda kung saan ay maririnig ang mga hiyawan ng mga matagal ng bilanggo. Nakakita ng bakanteng higaan si Jacob at inayos na niya ito. Kinagabihan habang tumungo sa banyo ang guwardya ay pinagtulungan ng ilang mga bilanggo ang isa ring bilanggo at pinagsamantalahan ito. Pinangako ni Jacob na hindi niya hahayaang mangyari ito sa kanya at ipagtatanggol ang kanyang sarili. Sumunod na araw ay kinumpronta si Jacob ng isang bilanggo at hinahamon siya nito ng away. Dahil nakatingin sa kanila ang lahat ng bilanggo ay agad na sinuntok ni Jacob ang lalaking iyon. Inawat ng mga guwardiya ang dalawa gamit ang pepper spray at inihiwalay ng selda si Jacob. Sumunod na araw ay nais kausapin si Jacob ng isang gang dahil nakitaan siya ng katapangan. Sila ang white supremacist gang na pinamumunuan ni Bottles at sinabi kay Jacob na hindi siya tatagal sa loob kung wala siyang gang. Binisita si Jacob ng kanyang asawa at dala nito ang masamang balita dahil desidido ang asawa ni Tom na ipakulong si Jacob. Inutusan niya ang kanyang asawa na ibenta ang kanilang bahay upang magasto sa kaso bagay na hindi nito pinayagan. Nais ni Kate na huminto sa pag-aaral sa design school at humanap na lamang ng trabaho. Hindi ito nagustuhan ni Jacob at ayaw niyang maapektuhan ng pangyayaring ito ang pangarap ni Kate. Pumayag si Jacob na sumali sa gang at bilang pagsubok sa kanya, ay kailangan niyang ipuslit ang isang lobo na may lamang droga. Hindi alam ni Jacob kung paano niya ito gagawin kaya't pinayuhan siyang ipasok ito sa kanyang puwet. Napilitang sumunod ni Jacob dahil nangangamba siya kung hindi niya ito susundin. Kinagabihan ay isinagawa niya ang iniutos sa kanya at kinaumagahan ay binantayan siya ng isang gang member habang inilalabas ito. Ibinigay ito kay Bottles na natuwa sa kanyang ginawa. Pinaliwanag ni Bottles na sa kulungan ay isa kang mandirigma o talunan at kailangan niyang pumili sa pamamagitan ng pagpatay sa isang nag-traitor sa kanila. Kasama ang isa pang gang member ay naghanda si Jacob na patayin ang nasabing traitor habang palabas sila ng selda. Hinila nila sa isang selda ang lalaki kung saan ay sinaksak niya ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay nagbihis sila at lumabas na tila walang nangyari. Upang lalong mapatunayan ang katapatan ni Jacob sa gang ay kailangan niyang sumali sa magaganap na riot. Naghanda silang lahat upang ilabas ang kanilang mga armas at nagsimula ang madugong sagupaan. Marami ang nasaksak at ang iba ay nasawi habang napilitang patayin ni Jacob ang isang lalaki upang iligtas ang kanyang kasama. Pinatay ng mga bantay ang ilang bilanggo dahil hindi na maawat ang mga ito dahilan upang lahat sila ay dumapa sa lupa.
Tumingin sa pader si Jacob kung saan ay nakita niya ang isang kamera na maaaring nakarecord ng kanyang ginawa. Sumunod na eksena ay pinatawag siya sa korte, kasama si Kate, at dito ay nahatulan siya ng karagdagang 9 na taon dahil sa pagpatay sa bilanggo. Dahil dito ay nagpasya si Jacob na oras na upang kalimutan na lamang siya ng kanyang asawa. Inilagay sa mas mahigpit na kulungan si Jacob at nilagay sa isang selda kasama ang isa ring bilanggo. Nagkasundo ang dalawa dahil pareho silang miyembro ng white supremacist gang at sabay nagpapalakas ng katawan. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng divorce paper si Jacob, bagay na nais rin niyang mangyari. Mula noon ay mas naging mapanganib na si Jacob at nakikipaggulo sa oras na siya ay may pagkakataon. Isang araw ay dinala ni Robert si Jacob sa isang selda malapit sa leader ng kanilang gang na si Beast upang magkausap ng personal. Dito ay malalaman na ang tunay na mundo sa bilangguan ay pinapatakbo ng kanilang gang, at bilang katibayan ay si Robert ang isa sa gwardiya na nagtatrabaho para sa kanilang gang. Inalok ni Beast si Jacob ng mataas na posisyon sa gang kung saan ay mararanasan niya ang pribilehiyo bilang isa sa mga leader, bagay na tinanggap ni Jacob. Makalipas ang maraming taon ay nakatanggap ng tawag si Jacob kay Beast kung saan ay inutusan siyang ayusin ang isang gun trade sa kanyang paglabas ng kulungan. Hindi sumang-ayon si Jacob dahil nais niyang ayusin ang kanyang buhay, subalit pinagbantaan ni Beast ang kanyang pamilya. Ibinigay kay Jacob ang kanyang release paper, $200 at temporary ID para sa kanyang paglaya. Pinaalalahanan siya ng gwardiya na mag-ingat sa labas at itinuro ang isang sasakyan na magdadala sa kanya sa istasyon ng tren. Sinalubong ni shotgun at hawi si Jacob pagkalabas niya ng tren. Sila ang makakasama ni Jacob at kailangan muna nilang bumili ng mga bagong damit. Sa kabilang dako, ang pulis na si Kutcher ay nakatanggap ng balita tungkol sa isang hostage taking. Tinungo ni Kutcher ang bahay at kumatok sa pintuan, subalit walang sumasagot. Biglang may nagpaputok mula sa loob kung saan ay tinamaan si Kutcher, buti na lamang at meron itong bullet vest. Pumasok si Kutcher at pinatay nito ang hostage taker. Dinala si Jacob ni shotgun at hawi sa isang party upang aliwin. Dumiretso sa banyo si Jacob at naghilamos habang pinapakalma ang kanyang sarili. Pagpasok niya sa kwarto ay naroroon ang isang babae na naghihintay sa kanya. Ngunit pinagbihis ito ni Jacob at inutusang lumabas ng kwarto. Tumungo rin sa labas si Jacob kung saan ay biglang may nagpaputok mula sa labas ng bahay. Nakaiwas ang karamihan, subalit tinamaan ang babaeng nakausap ni Jacob sa kanyang kwarto. Agad na dinala ni na shotgun si Jacob sa likod ng bahay upang tumakas. Nang makalayo na ay bumaba ng sasakyan si Jacob at inutusan si Howie na sunduin siya sa isang hotel kinabukasan. Kasama ang iba pang pulis ay pinag-usapan ni na Kutcher ang isang gun trade na matagal na nilang sinusubaybayan. Sumunod na araw ay sinundo ni Howie si Jacob sa kanyang hotel at tumungo sila sa isang flower shop. Hinanap niya ang nagngangalang Herman at nag-usap sila sa loob ng kwarto. Ang pinag-usapan nila ay ang tungkol sa gun trade at kung sino ang mamamahala nito. Hinayaan na lamang ni Herman na si Jacob ang mamahala sa magaganap na transaksyon. Matapos ito ay kumain muna si Jacob at Howie kung saan ay naitanong ni Jacob kung paano nalaman ni Howie ang tungkol sa gun trade. Ayon kay Howie, nakilala niya ang mga ito noong siya ay nasa Afghanistan pa. Dumating si Shotgun at nais nitong kausapin ng personal si Jacob. Nalaman na pala ni Shotgun kung sino ang bumaril sa kanila noong nakaraang gabi at nais nitong gumanti sa kalaban. Nagalit si Jacob at inutusan si Shotgun na kalimutan na muna ang nangyari dahil hindi dapat sila makagawa ng makakatawag ng pansin ng mga pulis, lalo na at malapit na ang transaksyon. Matapos ito ay pinagalitan ni Jacob si Howie dahil nalaman ni Shotgun kung saan siya matatagpuan at binalaang siya lamang ang dapat nitong sundin. Sumunod na araw ay tumungo si Jacob kay Kutcher kung saan ay siniguro nitong hindi nadadagdagan ang kanyang mga tatto. Itinanong ni Kutcher kung may kinalaman si Jacob sa nangyari sa party noong nakaraang gabi, bagay na agad nitong pinabulaanan. Binigay ni Jacob ang resibo sa hotel na kanyang tinutuluyan, subalit hindi ito sapat na katibayan para kay Kutcher. Binisita niya si Kate at kumain sila sa labas. Ibinigay niya ang naipong pera, subalit tinanggihan ito ni Kate dahil inakala nitong galing ito sa pera ng gang. Nagalit si Kate dahil hindi nagparamdam si Jacob sa kanila sa nakaraang 7 taon. Pinangako niyang hindi ito galing sa ilegal na gawain at maaari itong ipanotaryo, ngunit ito na rin ang huling beses na magkikita sila. Sumunod na eksena ay tumungo si Jacob kasama ang buong gang sa isang club upang pag-usapan ang gun trade. Siniguro nilang maayos pa ang mga baril na nakatago sa kanilang storage unit. Kailangan nila ng truck upang maikarga ang lahat ng baril, ngunit mapapansing hindi mapakali si Shotgun dahil kinakabahan ito. Matapos maghiwa-hiwalay ay sinabi ni Jacob kay Howie na kukunin niya ang sasakyan nito. Sinundan niya si Shotgun na tumungo sa isang restaurant
at kitang-kita niyang kausap nito si Kutcher. Nagtatrabaho si Shotgun kay Kutcher bilang espiya, at nais ng pulis na magdala ng recorder si Shotgun. Hindi pumayag si Shotgun, dahil alam niyang papatayin siya hanggang kapag nahuli ito sa kanya. Nagkasundo ang dalawa na sa telepono na lamang ang kanilang ugnayan, subalit nagbabala si Kutcher na mabubulok sa bilangguan si Shotgun sa oras na traidorin siya nito. Hindi malaman ni Jacob ang sunod niyang gagawin, kaya't umuwi na lamang at nag-ensayo. Kinuha niya ang mga larawan ng kanyang pamilya at inayos ito sa kama. Sumunod na araw ay pinuntahan siya ni Kate, at dinala nito si Josh sa kabila ng pagtutol ni Jacob. Nagalit si Josh sa kanyang ama, subalit sa huli, ay nakiusap itong bumalik na siya sa kanilang bahay upang makapagsimulang muli. Hindi pumayag si Jacob at inutusan ang kanyang anak na kalimutan na lamang siya. Ang katunayan ay nais na niyang makapiling ang kanyang mag-ina subalit maaaring malagay ito sa panganib. Napansin niyang minamanmanan siya ng mga pulis sa labas kaya tumakas siya gamit ang bintana sa likod upang makipagkita kay Howie. Tinanong ni Jacob kay Howie kung paano nito nakilala si Shotgun. Pinaliwanag ni Howie na nakilala niya si Shotgun sa Afghanistan kung saan ay palagi nitong binabanggit ang kanyang gang na white supremacist. Sumunod na mga araw ay bumili ng maraming gamit si Jacob upang maipakita ang mga resibo sa kanyang pag-report sa pulis. Nagpaalam siya sa gang na pupuntahan sa kanyang bahay si Shotgun upang sunduin ito. Pagdating niya sa bahay ni Shotgun ay agad niya itong kinumpronta dahil sa pagiging traidor at pinatay ito. Kinuha niya ang cellphone ni Shotgun upang may makokontak siya sa mga pulis. Nang malaman ni Kutcher na patay na si Shotgun, ay nakita rin niya ang iniwang impormasyon ni Jacob sa kung saan at kailan magaganap ang transaksyon. Agad na ipinasugod ni Kutcher ang hotel ni Jacob upang hulihin ito subalit wala na ito roon. Tumungo siya sa storage unit kung nasaan ang mga baril at sinabing hindi niya makita si Shotgun. Inutusan niya ang mga itong ituloy ang plano kaya't agad na isinakay sa truck ang mga baril. Habang nasa biyahe ay binuksan lamang ni Jacob ang cellphone ni Shotgun upang matuntun siya ng mga pulis. Palihim rin siyang nagpapadala ng mensahe kay Kutcher. Minaneho ni Howie ang truck habang kalamado lamang na nakasakay si Jacob. Sa likod naman nila ay nakasunod ang gang. Tinutukan ng baril ni Jacob si Howie at tinanong kung ilang baril ang kanilang dala. Halos 1,000 ito at meron pa sila sa iba pang mga storage unit na balak nilang ibenta ni Shotgun bago pa nakalaya si Jacob. Inutusan ni Jacob si Howie na tumalon sa sasakyan at papatayin niya ito sa oras na sila'y muling magkita. Tumalon nga si Howie at minaneho ni Jacob ang truck patungo sa kanilang mga customer. Nang magtanong ang ibang gang member kung nasaan si Howie, ay sinabi na lamang ni Jacob na iniwan niya ito upang magmatsyag sa paligid. Naroroon na si Herman at dito ay sinabi niyang isang traitor si Shotgun, kaya't pinatay na niya ito. Binanggit rin niya ang iba pang baril na nakatago at balak na ibenta lahat upang paghati-hatian na lamang ang magiging benta. Nagkasundo ang dalawa at dumating na ang isa pang truck upang ilipat ang mga baril. Ibinigay naman kay Herman at Jacob ang bag na puno ng pera subalit sa oras na iyon ay dumating ang mga pulis upang hulihin sila. Agad na naaresto si Herman at Jacob. Habang nasa imbestigasyon ay nakipagkasundo si Kutcher kay Jacob dahil nais nitong ibunyag niya ang kaugnayan ni Beast sa gun trade. Hindi pumayag si Jacob at sinabing mas nanaisin niyang mabulok sa bilangguan. Ibinalik siya sa selda at dito ay inilabas niya ang isang razor na kanyang itinago. Inilabas ni Robert si Jacob dahil nais itong makausap ni Beast ngunit nasa magkahiwalay na kulungan. Labis ang pagkagalit ni Beast dahil pinatay niya si Shotgun at hinayaan pang mahuli ang lahat ng kanilang mga tauhan. Sapat na itong dahilan ni Beast upang patayin ang pamilya ni Jacob. Nang ibabalik na ni Robert si Jacob sa selda, ay nagawa niyang takutin ito gamit ang razor at inilagay sa selda. Kinuha ni Jacob ang susi at binuksan ang selda ni Beast. Agad na sumugod si Beast ngunit ginilita ni Jacob ang lieg ni Beast dahilan upang bawian ito ng buhay. Nilapitan niya si Robert at gumawa ng kasunduan na hahayaan niya itong mabuhay kung palalabasin nitong si Beast ang unang umataki kay Jacob at dinipensahan lamang niya ang sarili. Walang nagawa si Robert kundi ang sumunod sa kagustuhan ni Jacob at kikilalanin na itong bagong leader ng white supremacist gang. Matapos ang ilang araw ay nakatanggap ng mensahe si Kutcher mula kay Jacob kung nasaan ang iba pang nakatagong baril. Isang araw ay nakatanggap ng sulat si Jacob mula sa kanyang anak. Tinanggap na nito ang katotohanang hindi na makakalaya ang kanyang ama at mamumuhay ng nararapat.